Bago tayo pumunta sa location, pumili muna tayo ng dadali nating slingshot. Yan, inspeksyonin natin maigi. Tapos, pumili na rin tayo ng bansit na gagamitin natin. Huwag kayong mag-alala, sa susunod nating mga vlog, we will discuss kung paano nga ba gumawa ng bansit at magkabit na ito sa slingshot natin. Kaya stay tuned lang kayo. Huwag din natin kalimutan magdala ng extra amos. Just to be ready, mahirap na. Ngayon, ready na tayo. On the way na tayo sa location. Very excited at ninenervous ako at the same time kaya hindi na ako nakatulog. To be safe, humingi ako ng tulong kay Kuya Gilbert Aguila para samahan tayo sa ating travel. Para mapabilis, gumamit siya ng Waze app. Advertisement pa. Unfortunately, hindi kami dinaan sa highway. At sa maliliit na kali kami napadaan. Not to mention, may mga rough roads pa kaya pagpasensyahan nyo na yung ating not so enticing montage. Shout out kay Kuya Gilbert na taga Batangas. Ay maraming salamat sa assistance. Ay kaya lang, baka pwedeng palitan mo ang setting ng Waze app mo. Hindi naman motor ang gamit eh. Para naman sa highway naman tayo idaan sa susunod. During our travel, iniisip ko talaga kung paano magiging pagtanggap sa akin ng mga dadatnang ko. Since wala talaga akong kakilala dito, hindi ako sure kung tatanggapin nila ako kahit isa akong dayo. Anyway, let's see! Miss.
Pwede po ulit ako try. Pwede ako, pwede ako. Pwede ako, pwede ako. Pwede ako, miss. Seven na ulit. Oh, seven. Miss. Hit, 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 nine, okay, go. Hit, open nine, sir. Pass again. Hit, five, okay. Hit, hit, five. Four. Sige po. Hit, four. Three. Sige po. Hit, three. Pwede yung balikan din na? Oh, yung hindi po tinamaan. Tanong nyo kung anong hindi tinamaan. Kung hindi kayo na. Seven. 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 Hit. Apat na lang amo nyo. Seven po ulit. Oh, sige. Hit! Malang siya. Nine, seven. Oh, sige. Hit! Last two. Two. Sige po. Hit! Two. Sige po, sige, sige. Okay, okay. Tama mo yun. So, ganda po yun. Yes. Oh, kita nyo naman ha. First round pa lang yan. Gusto nyo ba makita yung mga susunod na rounds? Wag na. Pati nga ako ninervyos eh. Kaya hindi tumama. Anyway, we arrived home safe. Thank you kay Kuya Gilbert. Kasi sa highway na kami dinaan. Hindi na siya sumunod sa ways. So, mas mabilis kami nakarating at mas smooth. What have I learned from this event? Marami. Una, just knowing the fundamentals is not enough para manalo ka or magka-place man lang, no? Anyway, marami pang aspect ang dapat nating pag-aralan. So, nando naman tayo sa process of learning. Kaya, unang-una, continuous practice. Kulang pa tayo sa practice kasi, as I said, we're just beginning. Pero sumabak na tayo agad. Now, the reason naman bakit tayo sumabak is to experience at para malaman natin ano pa yung mga kulang para natin ma-research at ma-share sa inyo. Practice, dedication, and exposure. Kaya lang sa exposure, medyo mahihirapan pa tayo because of the pandemic, hindi pa maka-all out ng tournament ang Philippine Slingshot Federation. Sa exposure kasi, no, if you attend tournaments, of course, makakakita ka ng mga magagaling, makikilala mo sila. And what's good with the slingshot community here, very ano, helpful ang mga masters natin. Share sila ng knowledge. They wanted everyone to learn. Yun ang napakaganda. Walang bully dito. Nakikick out agad. Ika nga. Once you are exposed to the masters, matututunan mo na ngayon yung mga tinatawag nilang pinagbabawal na jutsu. Kala mo Naruto. It's yung mga techniques na dapat mong malaman tulad ng halimbawa anong band, pouch at ammunition ang magandang combination at for what purpose? Is it for target shooting or hunting? Ganon. So isa lang yun sa mga maraming mong matututunan when you are exposed. Another thing is regular training and of course, importante yung pahinga. Sumabak ako sa biyahe, very excited,
hindi nakakatulog before the event dahil tuwan-tuwa ako, niisip ko. First time to, tapos ang nag-imbita pa sa akin is yung mismong founder nung host club. Kaya hindi ako nakatulog, hindi maganda yung naging performance. Although kahit nakatulog ako ng ayos, I'm not expecting to win naman. Pero again, much better kung you have a complete rest. Next, another important aspect is mindset. Kasi kailangan siguro pagka every time you shoot, every time you release the pouch, focused ka. Kailangan na iniisip mo yung fundamentals, tama ba lahat yung ginagawa mo. But then again, you need to focus but do not overthink. Napakadali sabihin pero mahirap gawin. Pero we need to learn how to do it. Ang nangyari sa akin, as you can see in my first video, napaka okay naman, no, as a beginner. After that, I was so excited, so much fun, no, meeting new comrades, no, sa slingshot community, nawala ang focus ko. So, bye-bye high scores. Ganun na nangyari sa akin. Anyway, during my travel papunta ron, I was thinking, ano nga ba, paano ba nila ako tatanggapin? Nag-iisang tagalabas ako, no? Compared to them na magkakakilala na. Pero I'm really honored. Heartwarming yung pag-welcome sa akin, especially ni Sir Bert Lingat, Sir Al Lingat, and ni Ma'am Tina Legaspi. Oh, pasingit lang muna. Shout out lang kay Brother Christian Nukum. Kundi dahil sa kanya, hindi ko makikilala si Sir Bert Lingat at ang kabalin, Slingshot Shooters. Salamat sa iyo. And definitely, all the members and the participants, napaka-warm ang welcome nila sa akin. Hindi ko na kayo mababanggit isa-isa. Baka sumobrang haba na nitong video clip. Hindi nyo na mapanood yung mga pictures pa na isinama ko rito. Masasabi ko lang, sabi nga sa akin ni Ma'am Tina, nung nag-umpisa ng bumaba yung score ko, it is not about winning or losing the tournament. It is about the camaraderie, love, respect to each other, and of course, the passion sa sports na yon. Those keeps us going. Napakasarap ng experience. Hopefully, I can go back there and maka-attend sa mga activities ninyo. Enjoy the rest of the clip and thank you!
pala ako po. Nandito pala sa Paranali. Long ano, free. Wala ako, take home.